Hi guys! So ayan, welcome back sa ating YouTube channel. So itong vlog na to, wala tong edit, walang cut. Tuloy na tuloy ito hanggang umabot ng 8 minutes. So, ayan, may nareceive ako na parcel galing sa British Company. Oh, British Company boy. British Council. Council. Ayan! Sana na-excited ako mag-open ito kaso parang... Hindi na ako na-excite. Pero na-excite pa rin ako, guys. Kasi first time kong makatanggap ng parcel galing sa British Council. Ayan, oh. Ayan. So, excuse me. Ayan. Kararating ko lang. Dami kong pinuntahan ngayon. Super busy. Then, mag-unboxing tayo ng IELTS result ko. Actually, alam ko na kung ano yung result ko kasi bago pa man ito ipadala sa akin, nakita ko na yung result ko sa portal ng British Council. So, ayun nga pala sa mga hindi alam, nag-take po ako ng IELTS sa Cebu noong February 12, Sunday. 9 a.m. yung listening and reading, writing, and yung speaking ko alas 4. 4:20. Oh, 4:20 yung speaking ko. So, kumuha ako ng IELTS, guys. Explain ko muna kung bakit ako kumuha ng IELTS. Yung IELTS is International Speaking Language Test System. Tama ba? International English Language Test System, IELTS. Parang ganun. So, kumuha ako ng IELTS, guys, kasi nag-apply ako ng as a carrier doon sa UK. Yung nangyari, parang direct hire ako. May sponsor ako doon sa UK, which is, nalaman ko kung bakit hiring sila, bakit need nila ng carrier, dahil sa friend ko, or dahil sa online page sa Katmun, na nagpost siya doon na kailangan daw ng company nila ng ganito ganyan, marunong mag-drive na babae. Tapos ganun yung qualification na hinahanap nila, basta may driver's license, marunong mag-drive ng sasakyan. And then, meron tayong konting kaalaman about sa pagda-drive kasi nga 'di ba nag-aral ako ng driving. Then nakapag-drive din ako ng konti sa sasakyan ni Ate Cha. So meron tayong kaunting kaalaman about sa pagda-drive. Then meron din advantage sa akin kasi meron akong driver's license na 1-2. Kumbaga pa din ako mag-drive ng manual, automatic, parang ganun basta. Meron akong, pero sa karanasan naman sa sasakyan, hindi ako masyadong marunong. Pero meron akong knowledge kasi nakapag-try ako mag-drive. So, basta, yun na. And then, nag-apply ako October, siguro mga October 2022. Then, October, September, tumawag sila sa akin siguro mga September or October. Ay, no. Hindi. September ako nag-apply. October, parang October na napas yung biodata ko, yung mga pinas ko na requirements kasi hindi siya kaagad natanggap ng sinendan ko. Hindi nila natanggap yung email ko kasi ako yung nag-email din. Mga November, nag-chat sa akin sa Ate Madonna. Si Ate Madonna yung nag-post sa social media na hiring sila. Doon ako nag-message sa kanya, nag-direct message ako sa kanya. And then, ayun na nga, nag-send ako ng tapos sabi niya, dahil mag-send ka ulit doon sa company kasi wala silang natanggap na application mo. So, nag-resend ako ulit. So, by November, tinawagan ako via... video call. Nag-video call kami ng employer. Then, first, tinanong nila about sa background ko, ano yung trabaho ko, yung ganon. Yung tumawag sa akin is British na assistant doon sa company. Then, next naman, so, na-end ng conversation namin, tumawag ulit. Then, interview pa rin tungkol sa akin. Then, pangatlong tawag,
Actually, dalawa kami. Dito na na-recruit na Ate Madonna. Yung isa taga-Baybay Leyte, then yung ako taga dito sa Cebu. Then, dalawa kami sana dito kaso hindi siya nakapasa sa ano sa interview kasi daw yung reason hindi daw fluent mag-English. Pero kung sa amin, ako, sa amin dalawa, ako yung hindi fluent mag-English. Oo, so hindi ko alam, iniisip ko baka hindi fluent yung kinakailangan nila sa ano, dun sa company nila. Pero kailangan marunong ka talaga mag-English and marunong ka makaintindi. And then, nakaintindi ka lang sinasabi nila. So yun yung kumbaga requirements na tinitignan nila. Although ako, nasasagot ko naman yung kanilang mga tanong sa akin with action pa nga, oo. Patulad na lang ng ano, ng kasi tinanong nila ako yung about sa experience ko sa pag-aalaga. Although hindi naman lahat na nasabihin mo is ano, totoo, parang ano lang, kumbaga, parang iano mo lang kung ano yung experience mo about sa pag-aalaga. Kasi inano nila kung may experience ka ba mag-alaga ng matanda. And then ako, syempre, sinabi ko, may experience ako sa pag-aalaga ng matanda. Alam niyo naman tayong mga Pilipino, di ba? Marunong naman tayong mag-alaga kahit minsan wala tayong experience sa mga ganun. Sinasabi natin na oo, marunong. Pero ako, meron akong experience sa pag-aalaga ng matanda. Kasi, nung nabubuhay pa yung tito ko, kapatid ng lolo ko, na nag-alaga sa kapatid ko na si ate, na-experience ko maghugas ng puwet. So, tinanong ako ni Jane kung ano ba yung ginagawa mo nung nag-aalaga ka ng lolo mo. Sabi kong ganun, I'm taking care with my grandfather. I send him to the bathroom, then taking bath, then sabi ko washing bath, sabi kong ganun. Natawa na lang ako kapag iniisip ko yung mga English poking ko nung time na yon. Syempre, ganun lang talaga kailangan lakasan ng loob. Hindi naman ako perfect mag-English, pero yung importante, naiintindihan niya yung sinasabi mo, sabi ko. And sabi niya, so after ano daw, binigyan pa niya ako ng task, parang, what if you always go to this house, then one time, every time daw na pumapasok ka ng house na yun, always open. And then pagpasok mo, pagpunta mo dun sa bahay, close yung bintana, close yung pintuan. Pero usually, kapag pumupunta ka doon, everyday na pumupunta ka doon is open. So, ano yung gagawin mo? Siyempre, ako, hindi ko pa masyadong nakuha yung ano niya. Sabi ko, first, I will knock the door. Sabi ko, ganun. First, I will knock the door. Then, no, sabi niya, no, because the door is closed. Sabi ko, oh, okay. First, I will tawag dito, parang tatawagin ko yung pangalan niya. Sabi ko, first, I will call his name. If somebody not answering me, I will go to the window. I will, parang silipin ko, parang ganun. I will pa ako ng time na yun. Then, after that, if someone is not answering me, I will call 911. Sabi niya, oh great, that's good, kuno. Mutawag jud kag 911. Sabi niya ganon. So, yun. Tapos, naman, binigyan na naman ako ng ano. Sabi niya, ano pa ba yung mga experience mo? Sabi ko na naman. And, I also have an experience to take care of my grandmother. Oh, kahit yung grandmother ko guys, na hindi na ako nakapag-alaga. Actually, sa grandfather lang, kumbaga, sa kapatid ng lolo ko, ako nag-alaga, kumbaga. Sabi ko, I also take care of my grandmother. I'm the one to take a bath. Then after that, I will change his clothes. Then after that, I will give him food. Then after that, I will give vitamins or tablet. If ano daw kuno yung gagawin mo kapag hindi daw siya hindi daw siya iinom ng gamot. Sabi kong ganun. Well, I will talk slowly and after that, I will tell him or she that you need to take this medicine. So, your energy will be back. Sabi kong ganun. Ganun talaga yung pagka-English ko, guys. English pala ka. Oo, diba? Pero at least, proud ako na sarili ko na nakaabot ako ng final interview, guys. In-interview ako nung time na yun, nandun ako sa bahay ni Ate Inday Gabriel. Dati kasi nag-headset ako nung time na yun, hindi na ako nag-headset. So,
Hindi naman niya sinabi na sa akin na final interview din. Sabi niya lang, we need to talk this time. Are you available? Sabi ko, yes ma'am, I'm available. Tapos nung time na yung pauwi na ako ng Katmun din, kinakailangan kong bumalik. Excuse me, doon sa bahay ni Ate Inday Abel para magkausap kami ng maayos ni Jane. Kasi hindi naman pwede na pauwi ako ng Katmun kasi nung time na yung time na yun, nandun pa sa atin siya sa city. Tapos, ayun, nag-usap kami doon. Then sabi niya, well done, well done. Oo. Sabi niya, aanuhin daw niya ako, kasama daw siya sa magsusundo sa akin doon sa airport sa UK kapag ano daw, kapag nakapag-process na daw ako. Sabi niya, excited na daw siya na makita ako. Parang gano'n na. Sabi ko, hala, uy, ito na, tanggap na ako, guys. So, naiyak na lang ako doon. Siyempre, sa sobrang saya ko na natanggap ako, kahit na yung English ko is palaka-palaka, pero at least, ang importante na intindihan ng employer ko, na kakaintindihan kami. So, bilib pa rin ako sa sarili ko, diba? Kumbaga, hindi man ano yung napag-aralan ko, pero at least kaya kong makipag-communicate in English palaka sa British. O, diba? So, ayun na guys, pahaba ng istorya. Then, in short guys, nag-take ako ng IELTS noong February 12. Nag-take ako, nakatulog ako ng 1 hour, siguro 1 hour and 30 minutes. Hindi ako nakapag-prepare. Nag-take ako ng IELTS kasi ina-expect ko na pwedeng mag-retake ka agad talaga. And then, during my test, first listening, okay pa ako sa listening, pero pagdating sa reading, pero medyo ano na ako, parang na akong lasing na hindi na ako, parang hindi na comfortable. Yung kamay ko, nababasa, hindi ko alam kung saan nanggagaling, yung parang pinagpapawisan yung kamay ko, hindi na ako comfortable. And then, pagdating sa speaking, hindi na ako, kumbaga ano kasi, parang pinangunahan ako ng kaba, hindi naman 100% na kinakabahan ako. Inaano ko lang kasi kapag binigyan ako ng topic na hindi related or hindi ko na-experience, parang mawawala na ako. Then, ayun, termino tayo sa exam. In-expect ko sa score ko, hindi ako pasado sa writing. Kasi sa task 1, task 2, sa task 2 ko inuna kasi sabi nila, sa task 2 sila magbibigay ng malaking points. And yung task 1 ko, ayun na lang, oh, yung task 1 ko, hindi na siguro ako hindi na siguro ako nakaabot ng 20 words. Kasi yung kailangan sa task 1, guys, is 150 words. Wow! So, sa task 2 is kailangan is 250 words. Then, lately ko na nalaman na meron palang number dito sa last, sa baba ng computer kung ilan na yung words na nagamit mo. So, nakaabot ako ng 380 guys sa haba-haba ng kwento ko dun kasi kinakailangan ko mag-explain yung topic ko is about sa gym. Although hindi ko alam naman yung mga sagot guys, pero trinay ko talaga yung best ko na kahit masagutan ko lang siya kahit alam ko hindi tama yung mga gramatik ko, pero importante masagutan ko lang siya and naiintindihan yung essay ko. And hindi ako lumalayo sa topic, so yung iniisip ko. Then sa task 1, hindi ko na siya nasagutan, guys. Kasi naubusan ako ng time. Actually, 10 kami na aplikante. First batch sana naalis ngayong, kasi dapat February aalis. Then, meron pa kasi magtitest na February 26. So, hindi na kaya. So, siguro first or second week ng March, aalis na yung mga nakapasa sa IELTS, mga kasamahan ko. 5 sa amin is hindi nakapasa. Parang 5 na or 4. Oo. Ako yung first kasi ako yung first na bumagsak. Ay hindi, meron pang isa na bumagsak. Bali, pangalawa ako na bumagsak. Sa reading din siguro siya bumagsak. Pares kami sa reading din. Yung isa naman sa writing. Then yung dalawa, hindi ko alam kung saan sila bumagsak. Basta parang siguro sa writing or sa reading nandyan lang yan. Kasi minsan may pagkamahirap din yung topic na ibibigay sa amin. And yung reading is napaka-tricky talaga. Kailangan mong gumamit ng skimming and scanning. Pero hindi na masama sa first timer yung score ko, guys. So, papakita ko na sa inyong haba na kasi ng kwento ko. Then, ayan, nung nalaman ko yung result ko, na-stress ako, kasi sabi ko, kulang na lang ng 0.5 para makapasa ako. Kasi, 4 score lang naman every category yung kailangan ko. And then, yun nangyari, hindi ko nga na siya nakuha sa reading. Nakakuha kasi ako ng reading na 3.5. And kailangan ko lang is 4. And hindi ako nakaabot. So, yung nangyari, bagsak si Mighty Mang.
Pero at least notrinay ko yung best ko. Wala namang bagsak sa ano, sa IELTS, guys. Wala siyang bagsak kasi lahat yan is pasado, kumbaga. Depende lang yan kung ano yung kailangan mo na score, sa band score mo. And then, ayan. Na-stress ako. Very light. Kasi nga, sino ba naman yung hindi ma-stress? No, kasi, actually, di ko naman talaga in-expect na papasa ako. Kasi, sabi ko, hindi ako sure sa English ko. Kulang ako sa knowledge about sa writing. Lalo na sa writing, informal and formal. Parang mga ganun, nahihirapan ako lalo na English. Sabi kong ganun. And then, natuwa ako kasi nakakuha ako ng malaki sa score na in-expect ko. Then, basta ayun na guys. Yung maganda doon sa in-applyan ko, kasi tinawagan ako ni Jane nung gabi na nag-send ako sa kanya ng ano. Sabi niya, nag-sorry siya sa akin. Kasi, ayun nga, ako yung unang na-recruit niya, ako yung unang aplikante na natanggap, ako yung unang hindi nakapasa. Ako yung pangalawa actually. Pero okay lang yan guys, kasi siguro may plano si God bakit hindi pinagkaloob sa akin ito ngayon. So, meron pa namang chance. Pwede naman akong umulit mag-take ng IELTS. And, pero, after 3 months pa guys, actually kukunin naman ako nila Jane. Once na mapasa ko yung IELTS, kukunin nila ako. And yun na yung second wave, kumbaga, ay lang ako. Second wave, meron pa silang second wave. Sa mga hindi nakapasa dati, yung mga kasamahan ko ngayon na hindi makakapasa, priority kami sa next batch. So, diba, mas maganda. So, at least meron pa akong 3 months preparation about sa IELTS. Actually, yung IELTS is hindi siya madali. Pero sa mga magbabalak mag-IELTS, guys, huwag kayong matakot mag-take ng IELTS. Dapat lang. At dapat talaga, bago kayo mag-take ng IELTS, bago kayo magpa-schedule, or meron na kayong schedule, kinakailangan review lang review. And yung mga review na yan, guys, makikita nyo lang sa YouTube. Lahat is nandyan na sa YouTube. Or kung hindi pa rin kayong kampante, gusto nyo na may magtuturo sa inyo, pwede kayong mag-enroll sa mga nagtuturo ng IELTS through online. Nag-review din ako through online. Yung bayad ko is 186 or 83, parang ganun, mga hindi umabot ng 200 per hour. So, ako ng 3 hours lang nung time na yon. Pero, yung napag-practicean namin is hindi reading and hindi writing, kundi speaking. Oo, speaking. So, nakatulong din naman sa akin yung speaking. Pero, yun nga, nakalimutan ko, nakala ko kasi yung reading, writing, madali lang. Pero alam ko, nahihirapan ako sa writing. Pero, yung inaakala ko sa writing, ako mahihirapan sa reading pala. So, ayun, huwag natin patagal kasi ang haba-haba na ng kwento. Kububuksan ko na kung anong laman nito, guys, to go. Thank you so much kasi ang bilis dumating. Kagabi lang sila nag-email sa akin. Ngayon, nandito na. Siguro ito yung barako na dumaan dyan malaki. Open na natin. To Go Express. So, ayan guys. So, magtatanong, computer-based nga pala yung tinay ko na IELTS. Kasi pag computer-based, madali yung result. Makikita mo na siya sa portal ng British Council. Tapos, may papadala sa'yo kaagad ang result. Kumpara sa paper-based. And kapag computer-based, syempre sa computer kayo mag-i-exam. And then, depende na lang yun kung face-to-face or via Zoom yung inyong speaking. Speaking kasi may tao na nakausap mo na yun. Tao na kausap mo. Then, ito yung laman ng aking... So, may nakalagay dito. If undelivered, please return to British Council 7th floor. Galing pa to sa sa Manila. Sa Taguig. Galing sa Taguig, Metro Manila. IELTS. Bakit parang nasira to dito? So, ayun, may nakalagay dito, February 12, UKVI. Yung tinay ko pala, General Training. UKVI General, GT. So, buksan na natin. Sana ito na yung last ko na pag-iipon nito. Basta. Ayaw kong dumami ng IELTS, ayaw kong dumami ng ganito sa bahay. Gusto ko lang, dalawa lang. Gusto ko yung pangalawa pasado na. Kasi ito na talaga ako, guys, makapunta ng UK. Kasi ito na kumbaga yung magbabago sa buhay ko, sa buhay ni Mighty Mang.
Ta-dan! Pinibuka ko! So, ayan guys. Dito sa likod, nakalagay dito yung mga score. Kung anong level ka sa score. Like, ako nakakuha ko ng 4.5. So, 4 is limited user. Basic competencies limited for familiar situation. At least, hindi na masama nakakuha ko ng 4.5 sa ako. Sa overall ko. So, B1. Ayan na, B1. Hindi nyo makita kasi baliktad siya. So, ayan, napipicture kayo bago kayo mag-take ng IELTS nyo. Then, first language, Tagalog, country of nationality, Philippines. Ayan, sa listening quiz, nakakuha ako ng 5.0. Aray. Nakita nyo, guys. Baliktad nga lang to, ha? Ayan, guys. Kasi hindi ko ma-flex yung camera ko. Flex. So, sa listening, nakakuha ako ng 5.5. Hindi na masama para sa first timer. And then, sa reading, 3.5. Sa writing, nakakuha ako ng 5.0. Hindi naman sama, di ba? Speaking is 4.5. Kasi alam nyo kung bakit ako nakakuha ng 4.5. Kasi sa last part ng namin, speaking namin, meron siyang binigay sa akin na hindi ko naintindihan. Never ko pa talagang narinig for the first time kung narinig nung in-interview ako. Mm-mm. So, at least, hindi na masama. May 4.5 ako, di ba? And kailangan ko lang is 4.0. Pasado ako dito. Pasado ako sa speaking, writing, and listening. Pero sa reading, 3.5. So, kinakailangan next time, sa reading ako mag-focus. And syempre, kailangan ko ding aralin yung lahat. Diba? Kasi hindi natin alam. Isang bagsak kasi, or isang mababa yung score mo, ulitin mo lahat. Pero hindi ko lang alam kasi next month, sa March. Pero hindi pa naman siya confirm. Sabi nila kung ano lang yung bagsak mo, yun lang yung ilitin mo. Parang sa may parts sa mga lugar, hindi ko lang alam kung kasama yung Pilipinas. So, yun. Yun lang, guys. Sa mga mag-take ng IELTS, guys, huwag kayong matakot mag-take ng IELTS. Tiwala lang. And aralin nyo sa reading, aralin nyo yung skimming and scanning. Huwag nyo lang basahin lahat ng paragraph. Basahin nyo yung question and yung sagot. Hanapin nyo na. So, ito yung laman, guys. Tataguin ko ito na mabuti. So, guys, thank you so much for watching and see you in my next vlog. Huwag kayong magtaka bakit kailangan ko mag-apply. Kailangan ko mag-apply para sa future namin, ha? Bye for now!